God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, he is. All the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. Yes, he is. God is good. All the time. All the time. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon.
Pwede ba naman natin hindi sabing mabuti siya? Etong araw na ito, ipinagkaloob niya sa atin. Ang bawat araw ay napakabuti ng Panginoon. Lagi niya tayo binibigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Good or bad ang nangyari sa atin sa araw na ito, still, God is good all the time. Every time. Amen? Sana maging good din tayo sa pakikinig ng Kanyang mabuting balita at pagganap nito. Sama-sama po tayo magkaroon ng panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli salamat Panginoon sa oras na ito, ang pinakamalagang oras sa 24 hours na ipinagkakaloob mo. Ngayon po ay Sunday, araw mo Panginoon. Kung di pa man kami nakakapagsimba, sa ganitong paraan sa Facebook Live, makarinig kami, makapaghanda kami kung ano ang aming mensahe na ibibigay mo po sa amin. Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang at kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Linisin mo ang aking puso upang sa ganun ang iyong mensahe, gamitin mo lamang aking tinig upang ako at ang mga makakarinig ay makaunawa. Bigyan mo po kami ng karunungan, Panginoon, sapagkat katos kami. Bigyan mo kami ng kababang loob, yun ang pinakamahalaga, upang maunawaan namin ang iyong mga salita ay makapangyarihan. At sa oras na nakikinig kami ng Facebook Live dito, muli kang nagpe-perform ng iyong himala. Himala na mabago kami, magbalik loob kami sa iyo, Panginoon. Dalangin ko na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Kamukha ng Panginoong Hesus na lubos mong minamahal. Sabi nga ng Ama, ito ang anak ko na lubos kong minamahal. Diba sa oras na ito, masabi din niya sa atin ng ating Ama na tayo'y kanyang lubos na minamahal. Amen. Come Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin sa lahat ng oras. Salamat sa Panginoong Hesus, bagamat siya'y nasa langit, nag-iwan siya ng patnubay at yan ay ang banal na Espiritu. Nawa ang mga bunga nito, kamukha ng pag-ibig, pagpipigil sa sarili, kapayapaan nasa atin. Amen. Upang sa ganun patuloy tayong maging templo ng banal na Espiritu. Panginoon, patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw maihayag, mapasalamatan, sapagkat napakabuti mo, Lord. Lagi ka nagpapaalala sa amin sapagkat patuloy pa rin kami naghihina, naghihing makasalanan. Pero ang iyong mga salita, sabi mo nga sa misa, kami ay lumuluhod. Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Nawa, napakaraming salita na narinig namin sa iyo, Panginoon. Naway gumaling na kami, spiritually. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkaras man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea
at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. At ngayon po medyo maaga tayo, 2:30, sapagkat mamayang gabi po alas 8, eh si Brother Ding Alba naman po ang makakasama natin para sa isang special topic tungkol sa mga normal na ginagawa nating tao na yun pala kasalanan sa paningin ng Panginoon. So mamaya po yun, no? So sa ngayon po, ang Sunday Gospel po ang ating pagninilayan. Amen? At sana po sa oras na ito, pare-pareho po tayong magkaroon ng kababaang loob. Sapagkat nananalig ako na itong Facebook Live na ito, live na live din, nandito mismo ang Espiritu ng Diyos. At hindi niya tinitingnan kung mayaman ba to, mataas ba pinag-aralan ito. Hindi, no? Lahat tayo dapat may kababaang loob sa tuwing tayo nakakarinig ng mabuting balita. Sapagkat ang pinapakinggan natin ay isang banal na salita mula sa Panginoon. Amen. So, dito po sa, di ba, parang ang bilis nga po ng panahon eh. Kailan lang tayo ay nagdidiwang ng pagsilang ng Panginoong Jesus. Ngayon, bigla-bigla ang gospel ay tungkol na sa pagbabautismo. And, yun nga, tapos na yung Christmas season, pumapasok na tayo sa ordinary days. So, eto na po yung pagsisimula ng Panginoong Jesus ng kanyang gawain. Pero dito po sa mabuting balita natin, talaga namang makikita natin yung talagang karakter. Una, pinakita ni Juan Bautista. Talagang, di ba, ang sabi niya, ano yung kanyang pinapangaral, ano yung kanyang mga sinasabi sa mga tao? Sabi niya, may darating na kasunod ko, na higit sa akin, makapangyarihan. Di po ba? Sabi nga niya, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Amen? Kung tutusin si Juan Bautista at that time, kilalang-kilala na siya. Nilalapitan siya ng mga tao, nagpapabinyag sa kanya sa tubig. Amen? Pwede niyang gamitin niyo para maging famous o magkapera. Di ba kung sa panahon natin ngayon, no? Naalala ko noon yung mga matunog noon yung mga salitang faith healer. Di ba? Pag nga sabi faith healer, marami ng taong pumupunta dyan. Eh kasi nga naman, mahal magpa-hospital eh. Di po ba? O kaya tayo mga tao, namisan, makita mo may mga lumalabas na imahen dyan sa puno, sa wall, mga ribulto na umiiyak ng dugo. Hindi ba ganun tayo eh? Yung mga ibang deboto na talagang pinupuntahan. Ano nang ipinapakita doon? Na tayo mga tao bilang tao, nararanasan natin yung hirap ng buhay, yung hirap ng pagkakasakit. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic. Kaya pag may narinig tayo, ay naghimala, nagpakita. Hindi ba yung faith natin, ginagamit natin? Amen? Paano kung yung gumagamit yun, peki pala? Di po ba? Kasi ang demonyo pwede din siyang magmukhang anghel. Amen? Di pwede rin yung gamitin ng salita ng Panginoon para makaakit ng kanyang mga followers. Amen? Pero itong si Juan Bautista, napakababa ng kalooban. Biro mo, galing siya sa isang mayamang angkan, pero pinili niyang maging simple lang ang kanyang buhay. Wala siyang nasa isip kundi ang mission niya na ipangaral sa mga tao na magbalik loob na kasi nalalapit ang pag-aari ng Diyos. At alam na niya, nandito na ang Panginoong Jesus, sabi niya, ito yung talagang dapat sinasamba, pinakikinggan. Amen. Alam nyo, sa mga panahon ngayon, merong pare, merong madre, maraming preachers. Pero may malungkot man sabihin, meron din mga preachers na kung minsan, parang pumupunta sa ulo nila yung mga papuri ng tao. Di po ba? Kasi may mga mangangaral na talaga namang magaling magsalita. Di pa, magbukas lang lang tayo ng TV. Di ba? May mga mangangaral na kilala dito sa Pilipinas. Ang galing-galing nilang magsalita. Ang dami nilang followers. Halos meron na silang sekta. Amen? Pero ano ang kanilang mission?
Talaga bang maipahayag ang mabuting balita o baka namang personal na pagpapayaman? Amen, ginagamit lang ang salita ng Panginoon. Pero itong si Juan Bautista, talaga naman, ipinakita niya talaga na ito, pinaghahanda ang pagdating ng Panginoon. Amen. So, dumating na yung time na binautismuhan ng Panginoong Jesus, ay Juan Bautista, ang Panginoong Jesus. Saan ka nakakita, anak ng Diyos, tapos babautismuhan, eh wala namang kasalanan. Amen. Tayo, mga tao, remember nung tayo mga baby, tayo bininyagan. Kaya nga tayo kumukuha ng ninong at saka ninang. Kasi baby pa tayo, wala tayong malay nun eh. Hindi natin alam na dinadala pa tayo sa simbahan. Tapos bubuhusan tayo ng pare ng tubig. Diba? Tapos yung mga ninong at ninang, may dasal dun eh. Sabi eh. Diba sabi nung pare, itinatakwil nyo ba si Satanas? Tapos sasagot yung mga nanay at saka yung mga ninang. Opo. Diba? Sa kumpil, nauulit din yan. Na itinatakwil nyo ba si Satanas? Tapos sasagot tayo, opo. Amen. So, yung pagbabautismo ng Panginoong Jesus sa Ilog Jordan, which is ang sa kanya si Juan Bautista, nagpapakita na naman yun ng kababaang loob. Mababa na ang kalooban ni Juan Bautista, mababa na yung kalooban ng nagbabautismo, mababa pa yung kalooban ng nagpapabautismo. Di po ba? Samantalang ang nagpapabautismo, kaya sila nagpapabaptize kay John the Baptist para yung kasalanan, di ba? Amen? Pero ginawa, grabe talaga ang paghanga ko sa Panginoong Jesus. Lahat gagawin niya eh. Para ma-feel lang niya kung ano bang pagiging tao. Di ba? Nagpabinyag siya kay Juan Bautista kasi ganun din ang ginagawa ng mga taong makasalanan eh. Si ang Panginoong Jesus, nakikisalo siya sa pagkain sa mga makasalanan. Kahit binabatikos na siya ng mga pariseyo na, ano ba yung Jesus nyo? Nakikisama sa mga makasalanan, kumakain kasama ang mga makasalanan. Amen? Lahat na yata ng pagpapakumbaba, ipinakita ng Panginoong Jesus. Kasi gusto niyang maramdaman, maunawaan na, ay, ganito pala maging tao. Ako'y Diyos, anak ako ng Diyos, pero o ako pala yung magiging tao, eh ganito pala pakiramdam ng nalulungkot, ganito pala pakiramdam ng nalilito. Po ba? Kasi mga naramdaman din niya ng Panginoong Jesus. Amen? Ginawa niya lahat yun. Bakit? Sapagkat sinunod niya ang kalooban ng Ama sa langit. Amen? Gayon na nga lamang ang pagmamahal sa atin ng Ama, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Amen. Kung pagdating sa pag-ibig ng Diyos sa atin, wala tayong maiki-question. Hanggang sa panahon na ito, kahit sabihin na natin tapos na yung naipako ang Panginoong Jesus, nabuhay na siyang muli, hanggang sa panahon na ito, ang pag-ibig ng Diyos, grabe. Amen. Lagi tayong pinapaalalahanan. At sa gospel na ito, ang pinakagusto kong last part, nung sinabi, yung senaryo na may narinig na isang tinig mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Amen. Ang Panginoong Jesus, diba, nung binabaan siya ng Holy Spirit nung siya ay binababtay sa Ilog Jordan at narinig niya ang tinig ng Ama. Sabi ng Ama, nako, itong anak kong to talaga. Talagang sobra ko itong kinalulugdan. Amen. Tayo po kaya sa mga ginagawa natin sa ating buhay, alam natin na mahal tayo ng Diyos, pero maririnig ba natin na tayo yung anak na kinalulugdan? Amen. Na yung mga ginawa ng Panginoong Jesus, kaya ba nating tularan? Kaya. Bakit hindi? Kasi di ba napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang lahat? Napagtagumpayan na niya. Yung mga time na alam niya na ang tao ay tinutukso, di ba naranasan din naman niya matukso sa ilang, tatlong beses pa. Pero anong lagi niyang ibinabato sa Diablo kapag siya ay tinutukso? Nasusulat. Kaya napakahalaga na everyday nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para pag nakaka-encounter tayo ng mga tukso, nasusulat sa ating puso, sa ating espiritu, ang utos ng Panginoon. Kasi pag talagang hindi tayo nakakarinig, hindi tayo nadidiligan, madali tayong bibigay sa pagsubok,
madali tayong bibigay sa tukso. Hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoong Jesus, simula pa lang nung kanyang simula pa lang sa na ipinaglihi siya ni Maria sa kanyang sinapupunan hanggang siya ay ipinanganak hanggang ito inumpisanan niya yung kanyang gawain, di po ba, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, yung mga hinaalihan ng demonyo, kinas out niya, tapos nakakabuhay pa siya ng patay. Di ba? Ang dami niya feelings na naramdaman eh, di po ba? Bite-bite na niya, perfect na siya, pero nauusig pa rin siya. Napagbibintangan pa rin siya nga, naku, kaya lang nakakagawa ng Himalayan kasi ay, galing niya sa prinsipe ng demonyo, di po ba? Naranasan niyo ba yun na sa buhay niyo, gumagawa kayo ng buti pero may nasasabi pa rin yung kapwa niyo. Amen? Eh, natural lang yun kasi pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Pero ang pinakamagandang ipinakitang halimbawa ng Panginoong Jesus na manatili lang tayong humble, manatili lang mababa ang kalooban natin, mapagtatagumpayan natin yung mga pag-uusig, yung mga tukso, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sa araw-araw po natin ginagawa, isipin natin na nalulugod ba ang Ama sa akin? Ito bang galit na meron ako ngayon? Nakakalugod ba ito sa Diyos? Ito bang pag-iisip ko ng masama sa aking kapwa? Nakakalugod ba ito sa Panginoon? Amen? Napakasarap po siguro i-imagine na kapag nasa araw na ng paghuhukom, sasalubungin tayo, diba, ng Diyos sa sasabing, ikaw yung anak kong kinalulugdan, nalika. Pumasok ka sa aking kaharian. Makisalo ka sa aking kasayahan o kagalakan. Amen? Yung pala ang gusto sa atin ng Diyos. Yung mapapangiti natin siya, kamukha ng ginawa ng Panginoong Jesus. Diba? Ipinakita niya sa Ama. Kasi kung anong sinasabi ng Panginoong Jesus, kung ano yung kinikilos niya, yun yung Ama eh. Yun mismo ang Diyos eh. Di po ba sabi nga ng Panginoong Jesus, ako at ang Ama ay isa. So kung ano yung pinerform niya dito sa lupa, yun ang Ama. Di ba naniniwala nga po tayo sa Trinity? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. So, kailangan lang nating tularan. Kailangan nating magpalinis. Yun na, di ba, kaya nga meron nga akong Life Spirit Seminar na kung saan binabautismuhan tayo sa banal na Espiritu. Mahalagang matanggap po natin ang banal na Espiritu. Amen. Kasi yung talagang dapat linisin sa atin, hindi yung maruming kamay na kapag humawa ka dyan, kailangan mag-alcohol kasi baka magka-COVID ka, o kaya maruming paa na dumi. Hindi yung physical, kundi yung spiritual natin. Yung spirit natin yung dapat ang nalilinis. Amen? Upang sa ganun, sabi nga sa sermon sa bundok, mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At lagi ko pong sinasabi na talagang kung i-describe mo ang Panginoong Jesus, yung talagang karakter niya ng pagiging mababang kalooban, nandoon. Nawa tayo mga tao, anuman ang narating natin sa buhay, kahit gaano karami ang award natin, kahit mataas ang pinag-aralan natin. Alam mo yung sabi nga, the more na pinapataas ka ng Panginoon, na umaasenso ka, lumalago ka sa buhay, dapat pababa ng pababa yung pride mo, pababa ng pababa yung humility mo. Di po ba? Hindi yung habang sumisikat ka, habang tumatanyag ka, abay sumasabay naman doon ang kayabangan mo. Yan po ang problema nating mga tao ngayon, yung pride. Eh ang Panginoong Jesus, walang ka-pride-pride, no? Walang ka-pride-pride talaga. Amen? Kaya sana, sa buhay natin, kung ano yung meron tayong talent, i-share natin sa ating kapwa. Kung magaling kang kumanta, turuan kong kumanta yung hindi marunong kumanta. Kung ikaw ay na-bless sa maraming pera, gamitin mo yung pera para tumulong sa kapwa. Alam niyo po ba, isa sa mga karunungan na mula sa Diyos ay yung paggawa ng mabuti. Kaya sa bawat araw, lagi po tayo maghahagilap. Ano ba yung magagawa kong mabuti? Kasi tayo po'y nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen? At sa bawat ginagawa natin, dapat laging may kakambaliang humility. Amen? Na ginagawa mo to
Hindi dahil sa gusto mo ikaw'y sumikat, kundi dahil makita sa iyo ang Panginoon. Yun. Di po ba? Kaya yung mga taong sobrang sama at nagbalik sa loob sa Panginoon, ang binibigyan nila ng parangal ay ang Diyos. Kapag meron pumupuri sa iyo, ang bait mo naman, napakamatalungin mo yan, sa Diyos ang papuri. Lagi natin ibalik sa Panginoon ang papuri. Kasi wala naman tayong magagawang mabuti kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Kasi likas po tayong makasalanan. Kaya dapat itong pagbibinyag, itong paglilinis sa atin, tuloy-tuloy yan. Eh di ba sabi nga, Emmanuel, ano po ba ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Dapat lagi natin kasama ang Diyos. Upang sa ganun, yung karakter ni Juan Bautista, ng Panginoong Jesus, talaga naman. Mahawahan. Kasi yung coronavirus, nakakahawa. Sana yung karakter ng Panginoong Jesus tsaka ni Juan Bautista, nakakahawa din. Amen. Sa panahon ng pandemic, yung humility kahit papano, tumubo yan sa puso ng tao. Diba ba? Pag nakikinig tayo ng news, may mga flight stewardess na titinda ng barbecue. Ibang dating trabaho nila dahil sa pandemic na wala, nagbawas ng tao, humanap sila ng source of income. Nagpapakita yun ng humility. Amen? Kumbaga, maraming tao na tumulong sa kapwa. Kaya nga itong pandemic na ito, let us see pa rin yung positive side eh. Di po ba? Positive side. Na lahat ng gagawin nating kabutihan dahil yun sa Diyos at para yun sa Diyos. Amen? Hindi para sa atin kasi walang-wala naman talaga tayo eh. Walang-wala talaga tayo, mahirap pa tayo sa daga. Biro mo, nanghihiram lang tayo ng buhay sa Diyos. Nanghihiram lang tayo ng bahay. Nanghihiram lang tayo ng asawa, ng anak. Wala ba tayo pag-aari, di ba? Kaya kailangan lamang na makita sa atin yung humility. Hindi yung porque may pera ka, may kapangyarihan, minsan ginagamit natin sa kasamaan yun. Para man lamang ng kapwa. Ginagamit natin yung pera para mangbayad ng kapwa, yung heart killer. Nung isang araw lang yata yung kagabi, nanonood ako na, ako ayoko na manood ng news eh. Parang nasanay na ako sa puro good news na lang yung pinakikinggan ko eh. Bakit? Biro mo yung kapitan ba yun? Meron dumating na van, tapos binaril yung kapitan mo. Harapan, binaril, tapos di pa nakontento, nilapitan pa, binaril pa uli. Ganyan na kasama ang tao ngayon. Wala na kababaan ng loob-loob pagka pera na pinag-uusapan. Patay na kung patay, di ba? Meron tayong tinatawag na kapit sa patalim, nawawala na yung humility natin. Amen. Pero ang mabuting balita talaga ng mga gustong makita sa atin ng Panginoon, ng ating Ama sa Langit, na tayo kanyang kalubdan. Di ba yung mga anak natin? Kapag nagsumusunod sa mga utos nating mga magulang, di ba sabi natin, oh, ito yung mahal na mahal kong ito. Anak, kinalulugdan ko itong anak ko. Di ba pinupuri natin? Eh, tao yun, ha? Eh, how much more pa kaya kung ating Ama sa Langit ang magsasabi sa atin nun? Kung minamahal natin ang ating mga anak, eh, tayo'y makasalanan. How much more pa kaya ang pagmamahal na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon? Amen. Personal sharing sa karanasan ko sa Panginoon. Talagang nakita ko, sabi nga eh, mas makikilala mo ang Panginoon kapag may relasyon ka sa Kanya. Kasi pagkawala, napaka-ordinary lang na pagtanggap natin sa salita ng Diyos, sa Panginoon. Simple lang tingin natin sa Kanya. Pero kapag may relasyon ka na, parang mag-asawa, nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang, hindi nila masyado kilala yung satisa, yung mga magaganda na yung pinapakita. Pero once na nagsama na sa isang bubong, yun na lahat. Diba, yung paghihilik, yung, diba, ang dami mo madidiscover sa asawa mo. Ganon din sa Panginoon. Kapag tayo may relasyon sa Kanya, nakikita natin yung Kanya, ay, napaka-humble ng Diyos, napaka-mapagpatawad, napaka-sagana sa awa. Sana lahat yun, no? Pumapasa sa ating mga tao. Upang sa ganun, lagi tayong kalulugdan ng Panginoon. Sa bawat araw na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, hindi nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa atin. Kamukha ngayon, January 10, 2021. Hindi binigay ng Diyos ang araw na ito para gawin lang natin na tayo lang, sarili lang natin yung masiyahan.
Marami pong tao na sarili lang yung gusto nilang masayan, masiyahan. Kaya nga po nakakagawa ng kasalanan eh. Kasi human will eh. Ay, ito, nalulugod ako eh. Gusto ko itong drugs. Gusto ko itong bisyo, sigarilyo, alak, babae. Di ba? Nalulugod ako sa sarili ko eh. Hindi pala ganun. Sa bawat araw dapat ginagawa natin na ang Diyos ang malugod. Di po ba? Ang Diyos ang malugod. At hindi talaga natin magagawa yon kung wala tayong kababaang loob. Di po ba ang sabi, kung sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mong sumunod sa akin, gusto mong maging alagad, ay pasanin mo ang sarili mong krus. Di po ba? Kalimutan mo yung sarili at sumunod ka sa akin. Ay sobrang humility yun. Di po ba? Kababaang loob na gagawin mo na at iiwan mo. Naalala ko tuloy yung kwento minsan sa Bible na yung mayamang binata na sinasabi niya na pinagmamayabang niya sa Panginoong Hesus na nagagawa niya lahat yung 10 utos ng Diyos. Eh gustong-gusto niya makapunta sa langit. Ano ba daw ang gagawin niya? Eh di sabi ng Panginoon, no, sige, ipabenta mo lahat ng ari-arian mo at maglingkod ka sa akin. Anong naging reaction ng mayamang binata? Nalungkot siya. Eh yaman-yaman niya, tapos magbebenta niya, tapos magbabalik siya sa wala. Ganon din tayo. Siguro hindi naman tayo mayaman na kasing yaman nung kinikwento. Pero misan, mayaman tayo sa galit, mayaman tayo sa inggit, mayaman tayo sa bisyo. Yun ang i-give up natin at sumunod tayo sa Panginoon. At hindi natin magagawa yan, kundi bababa po ang kalooban natin. Amen? Kaya sana, kung narinig ng Panginoong Hesus yung salitang ito, ang anak kong lubos kong kinalulugdan, nawa ganun din ang marinig natin araw-araw. Na kapag gumawa tayo ng mabuti, sasabihin ng Panginoon, si Brother Jerry Biray, ito yung anak kong minamahal, tumulong sa kapwa, na hindi naghihintay ng kapalit. Amen? Alam niyo naman tayong tao, di po ba? Mamahalin lang natin yung kapwa natin pag minamahal din tayo, kasi lagi tayo nag-expect ng kapalit. At isa yun sa mga natutunan ko sa Panginoon. Kapag nagbigay ka, kapag nagmahal ka, kapatid, huwag ka nang mag-expect ng balik. Pag binigyan ka ng kapitbahay mo, kapag binigyan mo ang kapitbahay mo ng pansit kasi birthday mo, huwag ka na mag-expect na bibigyan ka din ng pansit pag birthday niya. Kasi kayo tayong tao eh. Di po ba? Pag nagbigay tayo, sige. Kailangan eh, may kabigyan. Pero pag nasa Panginoon ka na, wala kang gagawin, anong ba maibibigay ko? Ano yung maibibigay ko? Maibibigay ko. At hayaan mo ang Panginoon ang magbalik nun. Di po ba? Nang siksik, liglig at umaapaw. Kaya nawa, mapagnilayan natin na maitanong sa ating sarili, gano'n na ba ang porsyento ng humility ko? Matutularan ko ba si Juan Bautista at ang Panginoong Hesus? Kung i-rate natin yung humility natin from 1 to 10, nasa na ba tayo? Nasa 5 na ba? O baka naman pababa, 4, 3, 2, no, worse kung 0. O baka naman nag-i-increase? Nag-i-increase yung humility natin kasi nag-i-increase yung faith natin kay Lord at nag-de-decrease yung pride natin. Amen? Napakaganda po yung humility na yan. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 5 na mapalad ang mga taong mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Kapatid, lahat! Kung ano may mga promises na nakasulat sa Bible, lahat yun ibibigay ng Panginoon. Basta makita lang niya ang humility sa atin. Amen? Magagawa lang natin yung humility kung titingnan natin lagi ang sarili na, Lord, hindi akin to, pinagkakatiwala mo lang to, Lord, temporary lang tong Lord, dami ko negosyo, Lord, hindi akin yan, Lord. Di ba? Huwag ka mag-aangkin ng kahit ano dito sa mundo, kahit buhay natin, hinihiram natin sa Panginoon. Kaya kailangan, meron tayong kababaang loob na gamitin to para ibalik sa kanya ng may kababaang loob. Amen. Kababaang loob. Yan ang talagang nakita ko sa gospel, yung kababaang loob. Di po ba? Kasi sa panahong ito, napakahirap magkaroon ng karakter ng kababaang loob kapag pride na ang umiral sa atin. Yung bang tipong, ikaw naman may kasalanan, ikaw mag-sorry, no? Hindi ganun sa Panginoon. Di po ba? Pride yan. Eh, si Satanas, ano bang hari yan ng pride eh? At alam na alam niya na yung mga pride chicken natin, pag na-touch, yung mga ego natin, kapag na-touch talaga naman,
nakakalimutan na natin ang salita ng Panginoon. Amen. Ang Panginoong Jesus, lagi na tayong tatandaan, walang bahid ng kasalanan, perpekto, pero ipinakita niya ang perpektong halimbawa ng pagpapakumbaba. Pinako sa krus, nasaktan, para tasin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Diba? Kaya tayo, kung yung humility ang pag-uusapan, kayang-kaya naman talaga eh. Di po ba? Kung magiging inspirasyon lang natin ang Panginoon. Amen? Nawa, sa buhay natin, yun yung first character. Alam nyo, pwede mong sabihin sa isang tao na si Sister Teresita, bait niya, ganda niya, mapagbigay yan, maalalahanin niya. Sige na, sabihin na natin kung ano yung magandang maisasabi natin sa isang tao, no? Pero wag yan. Ang pagkamitin natin, yung pagiging mabait, masipag, wag yan. Yung humility, yung maging mababang kalooban. Kasi kapag isang tao ugali niya mababang kalooban, nagbubunga na yan ang kabaitan, nagbubunga na yan ang pagiging maalalahanin, mapagmahal. Di po ba? Sunod-sunod na yan. Kasi merong mabait na hindi humble. Merong matulungin na hindi humble. Di po ba? Kaya kailangan mauna talaga yung humility sa atin. Kasi magbubunga at magbubunga yan ang magagandang karakter. Amen po? Kaya napakasarap makita sa isang tao na kahit mayaman siya, kahit sikat siya, pero naku naman kung makisama sa kapwa, kala mo, mahirap. Di po ba? Masarap yun. Di po ba? Kesa naman yung minsan, walang-wala na nga, ang yabang pa. Di ba? Kaya ganun pong tao, yung walang-wala na pero nagmamayabang pa, nagmamataas pa. Amen. Higit sa lahat, yung humility na yan, i-apply po natin sa pagpapatawad sa ating kapwa. Amen. Yan po pinakamahalaga din. Kasi, ang Panginoong Jesus, walang kasalanan pero binigyan niya kanyang buhay para patawarin tayo. So pag ang kapwa natin nagkakasala sa atin, ang trabaho lang natin magpatawad. Magpatawad, magpatawad, magpatawad. Amen. Hayaan natin ng Diyos ang gumante, ang magparusa. Alisin na natin yung samaan ng loob. Di po ba? Layan. Ano lang yan? Trick yan. Pandadaya ng Diablo. Kasi gusto ng Diablo maging mataas tayo. Diba? Lamunin tayo ng ating pride. Amen. Nawa, ang mabuting balita ay makapagpaalala sa atin kung anong karakter ni Juan Bautista at ang Panginoong Jesus na dapat nating tularan. Panalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng humility kahit ano pa ang meron tayo. Amen? Kahit ano pa. Sapagkat lahat naman ng talino, ng sipag, ng ari-arian mula sa Panginoon. At dapat ginagamit natin ng may kababaang loob. Tayo po'y magkaroon ng closing prayer. Sa ngala ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo, Amen. Muli Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Sa mga pagkakataong kami nagiging mayabang, yung pride namin, Lord, yung ego namin, Lord, palitan mo ito ng kababaang loob. Sapagkat nakakahiya, Panginoon, na nagmamayabang kami, samantalang ang Diyos na nagligtas sa amin ay napakababa ng kalooban. Ang Panginoong Jesus, nung naisip niya na malapit na siyang ipako sa krus, nalalangin siya sa iyo, Ama. Ang sabi niya, alisin mo sa akin ang sarong ito, pero ito ang kalooban mo. Kaya ang kalooban mo, Ama, ang makapangyari. Muli nagpapakita ng kababaang loob ng Panginoon. Tayo din. Ano man yung mga bagay na magtutulak sa atin para mabus ang ating pride, nawapalitan to ng Panginoon ng kababaang loob. Ang pakikinig sa mabuting balita, kababaang loob yan. Ang pagpapatawad sa kapwa, kababaang loob. Amen. Panalangin ko po ang aking pamilya. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga na patuloy mo kaming iniingatan. Gayun din po, ipinapanalangin ko po ang Familia Manalo, Familia Tess de Guzman, Familia Viray, Familia Alban, Familia Abella, Familia Balosa, Familia Prestosa,
At ngayon din po, panalangin para po sa kagalingan sa operasyon sa intestine ni Mike Chester Tumakas. Nawa, Panginoon, ano gagamitin mong doktor na mag-oopera sa kanya? In Jesus' name, magkaroon po ng kagalingan. Parigit sa lahat ang spiritual na kagalingan ang aming hinihiling po sa inyo. Panalangin po tayo, isang panalangin tinuro ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Tapos sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso, hadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Muli pinaalala mo sa akin yung pride. Amen. Kasi ang kagandahan sa pakikinig ng salita ng Diyos, napapaalalahanan talaga tayo. Kaya pag halimbawa gusto mo nang mainis, mabuisit ako, teka yung pride ko, hindi malulugod sa akin ng Lord. Diba? Ganun yun eh. Amen. Kasi nga, kamukha ngayon Sunday, hindi lang naman tinilinggo tayo dapat makarinig ng mabuting balita. Everyday po yan. At sana po i-share niyo po itong Sunday Gospel sa inyong timeline. Pwede po kayo pumunta sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. At pwede po kayo mag-subscribe para in the future naman po makapag-live ako sa YouTube. And mamayang gabi po, alas 8, kasama po natin si Brother Dean Alban. At nawa makasama po namin kayo. Kung sa ganun eh, malaman natin yung mga parang simple-simple ginagawa natin pero kasalanan pala yun sa paningin ng Panginoon. So ako halimbawa na lang, no, yun, tungkol sa tato, yan. Ano, kasalanan ba ang pagpapatato or hindi? Ayan, ngayong gabi, pakingin po natin yan. And, ano pa, ayun. So, kung bibigay po ni Lord ang January 11, 2021, Monday Gospel po, makakasama naman po natin si Sister Nora Glico. At nawa alas 8 po ng gabi uli yun, magkasama-sama po tayo. Lagi po tayong magkaroon ng desire, magalak, masabik, makarinig ng mabuting balita. Kasi kahit ako po ang nagsasalita, pinagninilay din po tayo ng Panginoon. Amen? Kapag ang pare ang nagsasalita sa sanibahan, eh yun ang kanyang ano eh, message eh. Pero pinagninilay tayo ng Panginoon kasi gusto niyang gumaling tayo spiritually. Maraming pong salamat at sa Diyos po ang papuri.